Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga namumblema sa kasalukuyan tungkol sa usapin ng pampinansyal? Alam niyo po ba mga bossing na halos karamihan yan po ang problema ang pinagdadaanan? Marami po tayo mga iba't ibang mga pamamaraan na siya magiging dahilan na instant na tayo ay mamblema po dyan ay magpo-flow po sa atin ng swerte. Gusto niyo po ba yan mga bossing? Alam ko pong gusto niyo po yan mga bossing. Ngayon po kung sino man po ang mga naniniwala sa mga pampaswerte, mainam na subukan niyo po itong gawin para huwag niyo pagtiisan yung mga problema ang pinagdadaanan ninyo sa ngayon dahil marami po tayo mga iba't ibang pwedeng mga pamamaraan para instead na tayo na problema tungkol sa pera ay tayo po'y maging masagana ang pamumuhay. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay kasalukuyang napakaraming problema ang pinagdadaanan sa buhay higit sa lahat tungkol po sa pampinansyal. Huwag niyo po yung pagtiisan kasi marami po tayo mga pwedeng gawin para po tayo instead na mamblema sa pera ay maging masagana ang ating pong pamumuhay. Kung kayo po ay isa sa mga naniniwala sa pampaswerte, subukan niyo po ito. At ito po ay subok na at ang dami na po sa akin na pagkaloob po nito mga bossing na hindi naman ako naniwala ng una dahil nga po kumbagay sa simpleng pamamaraan mababago ang takbo na aking pamumuhay. Pero nang ito ay naganap sa akin ay ako mismo ay talaga namang sumaludo sa mga pampaswerte dahil ito lang naman na dinagdag ko sa aking pong buhay. Kung kayo po ay nagnanais na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo na po itong gawin. Ano po ba ito mga bossing? Ito po ay ang tubig. Ayan, ang tubig, ito po ay talagang pampaswerte kasi tubig is wealth. Ayan mga bossing, kahit ito pong tubig na ito ay nagmula sa gripo, okay na po yan. Pero kung kayo po ay merong tubig ulan, mas okay po yon kasi yun po ay nagmula sa kalikasan, yan po ay mas epektibo. Kumbagay, mas swerte kasi yung mga nagmula sa kalikasan, kahit wala ka masyadong paik-ik po dyan, yan po ay swerte na kasi nagmula po yan sa kalikasan. Ngayon po mga bossing, kailangan din po natin ang blockbuster at pinaniniwalaan ng walang humpay na swerte once na ikaw ay winner ka mo ang dahon ng laurel sa loob ng inyong tahanan. Ngayon po mga bossing, ang dahon ng laurel ay pangkalahatang swerte ay sakop na po niyan. Lahat ng mga problema natin pinagdadaanan ay sakop po niyan. Kaya niyang solusyonan basta't ikaw ay may lubos na paniniwala sa dahon ng laurel. Ngayon po mga bossing, ay kung napakaganit or napakahirap ninyong swertehin mga bossing, kailangan gagamitan po natin siya ng bulak. Ang bulak po mga bossing ay isa sa magpapagaan ng daloy ng swerte na ating buhay. Kung kayo po ay hirap na hirap para swertihin na parang humihigit ka ng sa lungga para lang ikaw ay swertihin, eto po ay kusang ang swerte ay lalapit po sa inyo. Minsan mararamdaman mo na lamang na ala, sinuswerte ka nang hindi mo inaasahan, hindi mo akalain na ikaw pala yung swertihin dito, kaya pala ikaw ay napadpad dito, kaya pala nakausap mo si ganito, dahil yung pala ay may mapag-uusapan kayo at dito na kayo suswertihin. Yung mga ganong hindi mo akalain, kusang lalapit sa inyo po ang swerte. Ngayon po mga bossing, ang gagawin nyo lamang po ay ngayong Friday, kasi ngayon po ay Friday kaya napakainam na salubungin natin ang darating na ghost month ng kasaganahan upang sa ganon ay hindi natin maranasan ang ghost month kasi imaginin po natin nung mga nakalipas na buwan ay ang dami ng mga pagsubok, kahirapan ang dumana sa atin, namumblema tayo at ganoon din ang ating karelasyon ay nag-aaway-away na po tayo dahil sa usapin ng pera, ay huwag na natin tundanasin sa susunod na buwan. Kumbaga, ngayong Biyernes ay salubungin na natin ng kasaganahan ang susunod na buwan upang sa ganoon ay hindi na natin maranasan pa kung ano man po yung mga naranasin natin ngayon na pagkakalubog sa pagkakautang, pag-aaway ng pamilya, namumblema sa araw-araw nakakainin, para hindi na po natin danasin po yan. Maputol na kung ano man ang mga kaugnayan natin sa kamalasan. Ngayon po mga bossing, think positive sa pamamagitan nito, dadalo yung walang humpay na swerte sa akin. Ngayon po mga bossing, ay maglalagay lamang po tayo dito ng pupunuin po natin ito ng bulak. Mga 7 pirasong bulak lamang ang ating pong kailangan. Ayan, 1, 2, 3, 4, ayan. 5, 6, 7, ayan, 7 pirasong bulak.
At lalagyan po natin ito ng mga durog na dahon ng laurel. Kahit ilan na durog na dahon ng laurel ay pwede na po yan. Yan. Mga may gutay-gutay, kahit ilan po yan. Ayan. Kasaganahan ang dulot nito sa akin at ako'y magtatagumpay sa aking buhay. Ayan, mga bossing. Lagyan nyo lamang po dyan yan. Pagkatapos, kumuha po kayo ng isang buo na dahon ng laurel. Tapos, think positive. I-wish po natin dito ang lahat-lahat ng nais natin na maganap. I-wish natin ating buong pamilya maging masagana ang ating pamumuhay at malayo tayo sa kahirapan. I-wish din po natin yung matagal na natin mga pinapangarap sa ating buong buhay. Na walang gamit na sana. Kasi mga bossing, kapag po kayo gumamit ng sana, matik po yan ay 50-50 kayo sa inyo po mga kahilingan. Mainam na sigurado tayo na matutupad ang ating mga kahilingan, kaya huwag kayong gagamit ng sana. Tayo po ay gumagawa ng sarili nating genie, gumagawa tayo ng kumbaga ng sarili nating pampaswerte. Tayo po ay gagamit lamang ng sana kapag po tayo nananalangin sa mahal na Panginoon. At kailangan ay dadamhin natin ng swerte sa pamamagitan ng ating ginagawa, tayo po ay magtatagumpay sa ating pong buhay. Pagkatapos po nito, sabihin po natin ay ganito. Magkaroon ako ng maraming pera kasi sa panahon po ngayon ay nadadala sa mga pag-aaway ng bawat tao dahil sa namumblema sila or nape-pressure na po sila kung paano magkakaroon ng pera. Kaya, kumbagay, direct to the point na iyon po i-wish natin para mabili natin ang ating mga matagal nang ninanais, kagaya ng bahay at lupa, ganun din po ang magagarang sasakyan. Magkaroon ng maraming pera upang sa ganun, kapag may pangangailangan tayo, ay mabibili ka agad natin at ganun din ang pangangailangan ng ating pamilya. I-wish din po natin dito ang kaligtasan ng buong pamilya at ganun din po yung kung ano man ang mga nagaganap sa ngayon, malayo sa lahat ng uri ng karamdaman. At maging masaya ang buong pamilya. Tapos, i-wish din po natin syempre yung mga nagaganap sa kasalukuyan. Ngayon po mga bossing, I think positive sa pamamagitan nito ay ako'y magtatagumpay sa aking pong buhay. Pagtapos na po kayo mag-wish mga bossing, ilagay nyo lamang po ito. Isang buo na dahon ng laurel ay ilagay nyo lamang dyan sa may ating tubig at pagkatapos po nito ay dadamhin nyo po ang swerte. Kumbaga, pagaganahin natin ang law of attraction, tayo po ay yayaman, magtatagumpay at hindi laging ganito ang takbo na ating pamumuhay. Pagkatapos po ng ating pag-wish mga bossing, ito po ay napakaganda na ilalagay nyo sa may silangan ninyo. Maglaan na po kayo para marami po kayo na mailalagay ng mga pampaswerte. Kagaya ko po, bumili na po ako ng cabinet dito po sa may silangan. Mainam pa nga po na open po lahat yan. Kaya yung iba kong ano, nilagyan ko ng ganito may taklob. Kasi nandito po yung nakalagay yung mga book of shadow ko, yung mga, kumbaga, yung mga kalendaryo ko. Ang dami po dito mga ano. Kaya yung iba, kasi mas maganda mga bossing open. Kaya kung kayo po ay bibili, mas mainam din yung open po siya sa may silangan para marami kayo may lalagay po dyan na mga iba't ibang collection nyo kung kayo po ay isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte. Kasi ako po, mahilig po ako sa mga pampaswerte at yan po ay base sa akin mga karanasan. May mga bossing ako na nagtanong kagaya po ng malapit po sa akin na bagay, gamay na gamay ko na aking mga sinasabi dahil kasi po mga bossing ay hindi pa ako nasabak ng pagbibideo. Ako po ay nagpupunsoy, nagbabasa ng tarot card kung sino po mga nagnanais. Yung po ay kasama ko lagi ang mister ko. Kaming dalawa ay barkadahan sa nagbabahay-bahay kami dati. Kung sino pong kumukontak sa akin, pinupuntahan po namin yan. Pero sa ngayon ay hindi na po kasi may iba na po akong mga pinagkakabalahan. Kagaya ng ako po ay sumasabak sa mga ibang negosyo. Kaya ako po ay nagising ng maaga. Pagkatapos uwi po ng gabi. Kumbaga pagod na. At ako po ay masaya na ganito po ang aking pong ginagawa. Ngayon po, ma-share ang aking mga kaalaman at kayo na po ang bahala na mag-focus. Ako po ay naniniwala na basta't ikaw ay mag-focus sa ginagawa mo, kung ano man yung ginagawa niyo po na ganito at basta't gumana ang inyong law of attraction, kayo po ay nag-focus, pinakiramdaman. Kumbaga eh, kayo po ay may lubos na paniniwala, mabilis pong tatalab po kung ano man ang inyong mga hinihiling. Basta huwag niyo lamang pong iintayin kasi alam niyo naman po ang isang bagay, lalo-lalo na kung may involve po ito na pera. Lalo pong tumatagal kapag po iniintay po natin. Ang gawin po natin, ang importante nakagawa na po tayo. Pagkatapos bisihin natin ang ating sarili, tayo po ay mag-isip ng mga iba pang mga pamamaraan kung saan po tayo kikita. Pagkatapos syempre numero uno ay ang mahal na Panginoon, hihingi tayo ng gabay para mabago ang takbo ng ating pamumuhay. Tapos gagawa po tayo ng ganito. Ngayon po mga bossing, tapos dadagdagan natin ng sipag at syaga.
Ito po mga bossing, sa mga nagtatanong kung paano ang pagpapalit, ang gawin nyo lamang po, kunin nyo yung dahon ng laurel at ganoon din po itong ating bulak. Or kaya, i-boost nyo po ito kasi di ba may strainer naman po yung ating lababo. I-boost nyo po doon at yung ating dahon ng laurel at bulak, itapon nyo lamang po sa basurahan. Tapos yung tubig, hayaan nyo ito'y makaagos sa malayo. Buksan nyo po uli ang inyong gripo at hayaan ito'y makaagos sa malayo. Pagtingin nyo pong nasa malayo na po siya mga bossing, ay i-off nyo na ang inyong gripo at kumuha ka ng isang kutsarang suka. Ito po isa sa mga pinakamabisang pang-stop na ng mga kamalasan na nahigo po nito. Ito po ay magpapatupad ng mga pangarap po ninyo sa inyo pong buhay. Kung kayo po ay parang napakaganit sa inyo ng swerte, pagagaanin po nito. Yung parang hindi mo akalain na ikaw pala isuswerte. Hindi to, kaya mo pala ito ginawa, kaya pala ikaw inapadpad dito, suswerte ka. Yung bang ganon, yung mga hindi mo akalain, yung parang gagaan sa inyo ang daloy ng swerte. At ang dahon ng laurel ay isa sa mga blockbuster pinaniniwalaan na halos lahat ng problema ay kayang solusyonan. At syempre, ito naman ating tubig, yan po ay tubig is wealth. Napaka makapangyarihan po yan. Yan po ay napaka-epektibo at isa rin ako sa saludong saludo sa pangpaswerteng ito na siya naging dahilan kung bakit ang dami ko pong hindi ako makapaniwala sa mga naganap. Yung bang ako na dati ay talagang ultimong makain ay wala, ni ultimong lagi nang nilalait, na lagi namumblema, ultimong kung ano man ang mga pangailangan namin, kahit yung mga shampoo, yung mga simple mga bagay, wala akong pambili. Ayan po ay isa sa mga naging sobrang worst na mga pangyayari po sa amin. Pero hindi ako nahihiya sa mga ganyan kasi huwag po kayo mahihiya mga bossing. May mga bossing ako na nahihiya sa mga pinagdadaanan nila sa ngayon. Ganon din sa mga kapitbahay nila. Ay naku, huwag yung iindahin yan dahil hindi naman po yan makakatulong sa inyo. Ang mag-focus kayo kung saan kayo magtatagumpay, kung anong makakatulong po sa inyo. Pasok dito, lampas doon. Dahil kung anong mga pamiminta sa inyo ng kapwa, yun po ay may balik din sa kanila. Malalahiran naman sila. Sila eh maigi ang pamumuhay ngayon, namumula ng ibang tao. Ay nako, soon, magiging ganun din sila kung sino po yung pinulaan po nila. Kaya wag po kayo magiging ganun mga bossing. Positive lamang po tayo. At kung saan tayo aasenso, dun po tayo mga bossing. Tapos gumawa po kayo ng ganito at sinisigurado ko po sa inyo na kayo po mismo ang magugulat sa laki ng pagbabago magaganap po sa inyo matapos nyo po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!